Ayan, isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. Ayan, dito muli tayo sa ating everyday live dito po sa Rema Pills. Amin po, ngayon po tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa oras po na ito. Ngayon, bago tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, ay hinihiling ko po ang bawat isa na yumuko at tayo po ay manalangin. Samahan niyo po akong manalangin sa oras po na ito. Sige po, pray po tayo. Hallelujah. Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na magandang ginagawa mo sa buhay namin, sa ministry namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy ka na nagbibigay, Panginoon, ng karunungan sa buhay namin, nagbibigay ng kalakasan sa buhay namin, nagbibigay, Panginoon, ng blessing sa buhay namin, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy namin ina-appreciate lahat ng bagay na ginagawa mo sa buhay namin. At sa oras na ito, Panginoon, anuman, Panginoon, Lord, yung mapapakinggan namin na salita mo, anuman, Panginoon, yung mapag-aaralan namin na salita mo sa oras na ito, magsilbi itong pagpapala sa buhay namin, Panginoon. Buksan mo, Panginoon, yung aming puso't isipan, Panginoon, sa oras na ito. Salamat o Diyos, maging pagpapala ito sa buhay at kalakasan sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen, amen. So, ayan po, magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Ayan po, sino pong pinagpala ng Panginoong Jesus, magsabi po ng amen. Amen. Lahat po tayo ay pinagpala ng Panginoong Jesus. Amen po. So, ako po ay patuloy po na nagpapasalamat po sa inyo pong lahat na nakasubaybay at nakikinig ng salita ng Diyos sa Bible study natin dito po sa Rema Pills. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Ngayon po ay mag-aaral po tayo ng salita ng Diyos at meron po tayong bagong topic na pag-aaralan po ngayon. Ang topic po natin ngayon ay yung 7 conditions of eternal salvation. Ngayon po, sisimulan ko po yung topic po na ito at may mga susunod pa pong mga speaker bukas hanggang sa itong week po na ito. Ngayon na dalangin ko po na iset natin yung heart natin, iset natin yung sarili natin sa pakikinig po ng ating ng salita ng Diyos sa oras po na ito. Ngayon po, yung number one po na topic po natin, yung 7 condition of eternal salvation. Number one po yung hear the word of God. Ayun, buksan po natin ang Bible po natin kung may Bible po tayo dito po sa Luke chapter 18 verse 12. Ayan, basahin ko po sa inyo ang sabi po niya. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakikinig. Kaya sa oras po na ito, makinig po kayo. Kasi may sasabihin po ang Panginoong. So sabi po niya, ngunit dumating ang Diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Alam ko po yung kwento po na to ay alam ko po na alam nyo na din po yan. Ang pakikinig ng salita ng Diyos or yung kumbaga ang pag-adapt ng salita ng Diyos ay nasa puso. Hindi lang yung napakinggan natin, hindi lang yung nalaman natin, kundi always sinasa puso yung pakikinig. Lahat ng bagay kailangan isinasa puso. Kasi kung wala sa puso, kung wala yung puso natin dun sa pakikinig, yung maaaring maligaw tayo, maaaring mapahamak tayo, kasi ang Word of God na napapakinggan natin, ito yung magsisilbing daan natin, magsisilbing kaligtasan po natin. Kaya nga, napaka-importante na yung puso natin, yung pag-adapt natin sa salita ng Diyos ay napaka-importante. Kasi lahat ng mga salita ng Diyos na mapapakinggan natin, ang trabaho ng kaaway, sabi sa binasa natin, darating ang kaaway na aagawin niya ito. Amin po, hindi siya papayag, ang kaaway po ay hindi papayag na yung napakinggan natin ay may sa puso natin at may sa gawa natin. Hindi yan papayag.
Kaya nga gagawa siya ng ano, ng paraan, ang kaaway, ang diablo, gagawa siya ng paraan para yung mga salitang mapapakinggan natin ay mawala, nakawin niya. Kaya nga napaka-importante na yung salita ng Diyos isinasa puso. Kasi pag isinasa puso natin yung salita ng Diyos, yung pag-adapt ng salita ng Diyos isinasa puso, napakahirap itong nakawin ng kaaway. Kaya minsan maraming mga Kristiyano o sabi natin maraming mga minsan pumupunta ng simbahan o nakikinig, pero yung puso nila, yung pakikinig nila doon sa Word of God ay malayo. Minsan pag nakikinig ng salita ng Diyos, minsan sasabi nilang tagal naman mag-sermon nito, ang tagal naman ng service nito, wala sa puso. Kasi alam niyo po, ang pakikinig ng salita ng Diyos, eh magtsatsaga ka talaga, magtsatsaga. Kumbaga yung tsatsagain mo na pakinggan yung salita ng Diyos hanggang sa yung salita ng Diyos na mapapakinggan natin maititimo sa ating puso. Sa oras po na ito, yung bawat isa na nakikinig, kailangan yung salita ng Diyos na mapapakinggan natin, ilalagay, tatanim natin ito sa puso. Huwag nating itatanim sa puso na doon sa buhay natin yung salita ng Diyos, doon sa mababaw lang. Kailangan doon sa pinakamailalim na puso natin, na buhay natin, kailangan doon nating itinanim. Kasi yung salita ng Diyos na mapapakinggan natin, ito yung ano ba yun? Ito yung kumbaga magbibigay lakas sa atin, magbibigay tatag sa atin, magbibigay ng kalinawan ng ating puso. Kaya minsan paglito tayo sa buhay, makinig ka ng Word of God, mag-aral ka ng salita ng Diyos, lilinawan niya yung puso at isipan po natin. Kaya minsan paggulo tayo sa buhay, makinig ng Word of God. Kasi bakit? Ito yung magbibigay linaw sa isipan natin, magbibigay kalinawan doon sa buhay po natin kung ano yung mga bagay na dapat natin gawin. Kaya napaka-importante yung pakikinig natin ngayon. Kumbaga nakikinig ka, hindi papayag ang diablo na maitanim sa puso yan. Gagawa siya ng paraan para ano, para nakawin niya yung salita ng Diyos na napakinggan mo ngayon. Yung napakinggan natin ngayon. Kaya huwag tayong papayag. Kunyari, ganito po. Doon sa loob ng isang tahanan, nakita nyo yung isang magnanakaw, kinukuha niya yung mahalagang bagay doon sa bahay po ninyo. Pag nakita mo, hindi ka papayag na kuhanin niya yan eh. Gagawa ka ng paraan para hindi makuha ng magnanakaw, di ba po? Parang ganun din sa Word of God. Na yung napakinggan natin, hindi lang ngayon, nung mga nakaraan pa, tayo yung gagawa ng paraan para yung salita ng Diyos na napakinggan natin ay hindi manakaw ng kaaway, hindi makuha ng kahaway. Papayag po ba kayo na yung Word of God? Papayag ba tayo na yung Word of God na napakinggan natin ngayon kunin ng kaaway? Hindi tayo papayag. Kaya isave natin doon sa heart natin, isave natin yung salita ng Diyos na napakinggan natin doon sa heart natin. Maaaring sabihin natin hindi pa ito yung sagot doon sa panalangin natin. Pero darating ang time na yung napakinggan natin ngayon, pag naalala natin, makukuha natin na ito pala yung kasagutan ko sa panalangin. Napakinggan ko na ito dati. Parang ganyan. Kaya hindi mawawalang kabuluhan yung pakikinig ng Word of God, kundi ito'y magkakaroon ito ng pakinabang sa buhay natin. Amin po. Kumbaga yung ang benepisyo nito pag nakinig tayo ng Word of God, ang benepisyo nito pag nag-aral tayo ng salita ng Diyos, tayo din ang makikinabang. Amin po. Kaya minsan may mga tao na kumbaga yung nawawala na yung excitement nila doon sa pakikinig ng salita ng Diyos, minsan nawawala na yung excitement nila doon sa paglilingkod sa iyo sa Panginoong Sus, nawawala na yung pagmamahal sa Panginoong Sus kasi kulang na doon sa salita ng Diyos. Minsan may mga tao na sarado ang isip doon sa salita ng Diyos. Minsan may mga taong matigas ang puso pagdating doon sa salita ng Diyos. Kaya minsan pag nagsishare tayo, di ba, minsan na-encounter natin, ayoko makinig, ayoko, busy ako. Ibig sabihin, matigas ang puso. Kaya mapalad po tayo kasi yung salita ng Diyos na nakuha natin, natanggap natin, at nalaman natin, praise God kasi isinabuhay natin.
At ulitin ko po, ang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi lang pinakinggan, kundi ano po, isinasabuhay. Amen po. Kasi masasabi natin dito sa Biblia, sabi ng Biblia, mangmang ang isang taong hindi isinasabuhay yung napapakinggan. Nakinig nga, pero yung napakinggan, hindi naman isinasabuhay, baliwala din. Amen po. Kaya yung bawat napapakinggan natin, magsisilbi itong ano ba yun, yung pundasyon sa faith natin. Magsisilbi itong kalakasan natin. Kaya yung pag-aaral ng salita ng Diyos o pakikinig ng salita ng Diyos, malaking ano ito, malaking pakinabang ito sa buhay natin. Mapalad tayo kasi alam niyo po, everyday dito sa church natin, kumbaga mayroong ganitong may mga ganitong gawain. Kahit hindi tayo nagkakasama-sama sa physical, pero sa pamamagitan nitong live na ito, hindi lang tayo yung nakakapakinig, kundi marami pang nakakapakinig. At sigurado po ako, naniniwala po ako na yung everyday live natin, malayo yung nararating. Kaya minsan may mga tao kumbaga na malayo sa Diyos dahil lang sa napakinggan ang salita ng Diyos, nagkakaroon ng restoration. Kaya malaking bagay ito. Amin po. Kaya sa atin, mare-restore tayo eh. Mare-restore tayo sa everyday pakikinig ng Word of God. At higit sa lahat yung, ano ba yun, yung mare-remind tayo, mapapaalalahanan tayo, at yung bang mako-correct tayo. Maging lahat naman siguro eh. Kumbaga, sa mga nagtuturo din. Kumbaga, bago maituro, or bago ma-share, ang unang-unang matuturuan muna, siyempre, yung magtuturo. Amin po, unang-unang makokorek, siyempre, yung magtuturo. Amin po, at siyempre, kumbaga, mapapalakas din. Kaya nga, sa buhay natin, huwag nating isarado yung heart natin dun sa salita ng Diyos. Kasi, lagi nating buksan yung isipan natin, buksan yung puso natin dun sa Word of God. At siyempre, kumbaga, pakinggan natin or tignan natin, kunin natin yung mga bagay na makakabuti sa buhay natin. Amen po. Kaya, kasi alam nyo, ang pakikinig ng salita ng Diyos, ito yung magliligtas sa atin dun sa kapahamakan. Hindi naman pwedeng maligtas yung taong hindi nakikinig. Sabi nang hindi nakikinig, hindi maliligtas. Ang maliligtas lang, siyempre, yung taong nakikinig na at sumusunod doon sa salita ng Panginoong Sus. Amin po, yun po yung ano, yun po yung number one, yung hear the word of God. Ito po yung number two na pinag-aaralan po natin. Number two po yung believe and be saved. Ayan. Dito po sa Luke chapter 18 pa rin po at Luke chapter 18 verse 12. Ayan. Same pa rin po sila ng verse sa number 1. Basahin ko pong muli sa inyo. Sabi niya, ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig. Sabi niya, ngunit dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso. Yan, ulitin ko po. Yan ang yung trabaho ng diablo. Yung napakinggan natin, nalaman natin, pipilitin niyang nakawin yan sa puso natin. Kaya minsan mag-ingat din tayo kasi talagang kumbaga gagawa ng paraan ng kaaway para nakawin niya. Kabi niya, dumating ang diablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Pag wala na yung word of God doon sa buhay po natin. Pag, alam nyo po, pag nanakaw na ng kaaway yung salita ng Diyos sa buhay po natin, magkakaroon na po tayo na magda-doubt or hindi na tayo magtitiwala sa Panginoon. Kumbaga, mapapalayo na tayo sa Panginoon. Kaya panatilihin natin na yung salita ng Diyos ay nasa puso natin. Amen po. Isa pa pong verse bago ko po ituloy. Ang sabi po niya, Mark chapter 16 verse 16. Ang sabi niya, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Sabi niya, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan.
Kaya nga may patutunguhan yung taong hindi nagtitiwala sa Panginoon. Amin po. Ang faith po ay, ang pagtitiwala sa Panginoon ay nagmumula sa puso. Amin po. Ang hindi lang yung faith ay yung sa salita. Nagmumula sa puso ang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya magtiwala tayo ng buong puso, buong lakas at buong isip. Ang faith po ay ito yung mag-iiwas sa atin doon sa ating, doon sa kapahamakan. Kaya hindi pwedeng maligtas yung walang faith. Amin po. Kaya minsan sa atin, dumating man sa atin yung mahirap na sitwasyon sa mundong ito. O minsan dumaan man tayo sa mahirap na daan. O dumaan man tayo sa matinding sitwasyon sa buhay. Dapat andun pa rin yung heart natin na magtiwala sa Panginoon. Dito sa mundong ito, alam nyo po, susubukan tayo ng sitwasyon kung hanggang saan tayo magtitiwala. Kung hanggang saan tayo lalapit sa Kanya, kung hanggang saan natin siya mamahalin. Kaya yung faith natin hanggat, kumbaga dito sa mundong ito, talagang pipigayin yan. Amin po, talagang ano ba yun yung masusubukan. Kumbaga yung pagtitiwala natin dito sa mundong ito, makakarinig tayo ng mga negative. Pagtatawanan tayo ng mga tao. Idadown tayo ng mga tao. At kumbaga, ano ba yun, yung hahamakin tayo ng mga tao. Pero dapat yung faith natin ay hindi magbabago. Dapat mas lalong umaangat yung faith natin. Kaya hanggat andito tayo sa mundong ito, part yan para yung faith natin lumakas, para masubukan yung faith natin hanggang saan. Pag napatunayan ng Panginoong Sus na yung faith natin ay nakita niyang matapat, sasabihin ng Panginoong Sus, ay well done, my good and faithful servant. Amin po, sabi niyang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya hanggat andito tayo sa mundong ito, susubukin po talaga tayo ng sitwasyon. Alimurahin tayo, pagtatawanan tayo, pero huwag mawawala yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Namin po, kaya napaka-importante, kasi alam nyo po, pag yung salita ng Diyos ay wala na sa heart natin, magsisimula tayong mag-anilangan sa Panginoon. Magsisimula tayong mag-anilangan dun sa mga bagay na kayang gawin ng Panginoon. Pag wala na yung faith. At magsisimula na yung relasyon o yung buhay natin ay mapapalayo sa Panginoon. Kaya minsan maraming mga tao napapahamak kasi dahil nawala yung faith, napalayo sa Panginoon, diyan nag-i-start yung kapahamakan. Amin po. Kaya dapat mas maintindihan natin na pag may mga bagay na dumating sa buhay natin, dapat mas lalo tayo magpursigi. Amin po. Kumbaga, yung bang mas lalo tayong magtiwala. Amin po. Wag nating hayaan na yung faith natin ay matalo ng sitwasyon. Amin po. Kaya para mas mapalakas yung faith natin, kailangan nating makinig ng Word of God, magbasa ng Bible, at higit sa lahat ay manalangin. Mas titibay yung ating pananampalataya sa Kanya. Amin po. Kaya advice po sa bawat isa, mas palakasin pa natin yung faith natin sa Panginoon. Mas kumbaga patibayin pa natin. Makinig lagi ng Word of God, mag-aral lagi ng Word of God, mag-pray lagi para mas lalong lumakas yung ating pananampalataya sa Kanya. Amin po. So yun lamang po yung maibabahagi ko po sa inyo at maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoong Sus. Ayoko po tayo at tayo po ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa oras na ito, Diyos. Salamat, Panginoon, sa mga salitang napakinggan namin. Nagsilbi itong kalakasan, nagsilbi itong reminder sa amin, Panginoon. Every time na nagkukulang kami, Panginoon, salamat kasi may mga ganitong gawain, Panginoon, na patuloy na nagre-remind sa amin, Panginoon. Nagpapalakas sa aming pananampalataya, O Diyos. Kay Lord,
Salamat, Panginoon, sa mga salitang napakinggan namin. Lord, itinatanim namin, inilalagay namin sa puso namin, Panginoon. Salamat, O Diyos, pagpalain mo ang bawat isa na narito, O Diyos. Wala kaming magagawa, Panginoon, kung hiwalay kami sa iyo. Ingatan mo kami, gabayan mo kami, at pagpalain mo kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa apong ito, sa lahat ng kapurihan, pasalamat, pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen, amen. So, ayan po, maraming salamat po at pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless po.